So, annyeong, Yanners! Today is Saturday, and it's November 14. It's it's November 14. Nandito kami ngayon sa bahay ng aking binan. So, ito, naayos ko na itong isang box dito. Sasara na lang to ni Papa. And magulo yung kwarto. And may paa doon. Bakit ganyan yung paa mo, Papa? Ayan. Yung mga boxes dyan, ipapadala na lang din. Ang gulo ng kwarto kasi nag-aayos na kami nung pwedeng dalhin doon sa box yung mga pwedeng ilagay na doon kagaya nitong gamit dito. Nilagay ng binan ko dito yung mga damit namin kasi di ba lumipat na kami sa kabilang bahay, so yung mga malilinis na damit nilagay muna niya dito, so tambak na yan. Ini naman ang gulo, as in ang gulo-gulo. Pero kung iba dito, pipiliin ko na lang yung mga gamit na ilalagay ko sa box and isi-send ko sa Philippines, and yung iba siguro is no choice at tatapon ko na lang talaga. So samahan niyo ako na magligpit. Kasi itong mga damit na to, hindi naman talaga dyan. Nandito talaga yan. Kasi hindi na kami dito nakatira sa binan ko. So, yung mga malilinis sa damit, bago ko umalis dito, tinambak niya dito. Kasi nga, wala namang lalagyan. So, tinambak muna niya dito. Tadyan! So, yan, ganyan kagulo yan. Medyo nagulat ako nung dumating ako dito, siguro mga last week. Yan, nung pumasyal kami dito last week, nagulat ako doon sa itsura nitong mga boxes kasi nga ang gulo-gulo sa loob. So, sabi ko, ay, tinambak yung mga gamit namin. Pero okay lang kasi wala, ayusin din naman namin yan. And isatapon na namin yung ibang gamit. And yung iba, ipapadala ko sa Philippines. Yung makikita nyo palagi sa background ko is siguro magulo, lalo na dito sa kwarto. Kasi, yun nga, mag-start na kasi kami na ipadala yung mga ibang gamit namin sa Philippines. So, samahan nyo ako na mag-pack. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ko alam kung ano yung ipapadala ko. Kasi feeling ko lahat ng gamit ko dito is importante. Pero, hindi ko na rin naman siya magagamit sa Philippines eh. So, yung mga ganito, ano ba, dadalin ko ba to o iiwan ko na lang dito? Di ba? Naalala nyo ba to? Yung neck fan. Na isang beses ko lang ginamit sa labas. Pero, after kasi nun, lumamig na, kaya hindi ko na siya nagamit. For sure, dadaling ko to sa Philippines. Dalawa to eh, ito and kay Chewon. Tig-isa kami. So, syempre, yung salamin ni Alex nandito pa, dadaling ko yan, syempre. And yung salamin ni Adrian nandito din. So, siguro, isasabay ko na sa box ngayon. Sa Pinas na ako makakapag-film ng comedy. Hindi ko alam. Ang gulo ng kwarto, no? Medyo natatakot ako sa cutter or sa knife. Basta kahit anong matulis, natatakot ako. Kahit anong matulis. Hindi ako sanay. Alam nyo ba, unang box at pangalawang box na pinadala ko sa Pinas, tuwing dumadating sa Pinas, laging may ulan. Kaya basa yung box. Pero hindi ko alam, blessing ba yon? So, ganyan ang sitwasyon ngayon dito sa kwarto. Ngayon, ganyan pa rin siya. Magulo pa rin. Kasi medyo madami pa to eh. Yung mga gamit ko, diba? Kita nyo naman ang gulo pa. Ang laki na ng gastos ah. Ang laki na ng gastos. Ilang box na inapadala ko? Tatlo na yata. Plus si Marian. So, ayan. Marami pa palang lalagyan eh. Pwede pa, no, Papa? Pwede ba ako sumama sa box? Padala na lang ako doon. Ito pa yung natirang peso na nung huli naming bakasyon sa Pinas noong December. So, hindi namin nagastos lahat yung peso. So, ito pa yung natira. Pero hindi ko alam kung isasama ko sa box. Kita nyo, medyo makapal pa siya. So, kasi nung nasa Pinas ako, hindi ako masyadong gumastos. So, kaya marami pa akong natirang cash. Dito ko muna siya ilalagay. Itatago ko muna siya dito. Wala namang kukuha nito eh. Kasi hindi naman nagagastos to dito eh. Ayan, nilagyan ko ng pangalan ko na Yanners. Ayan, walang kahit na anong products dito. Mga gamit ko lang yan. So, Yanners. Para makita nila
at hindi na nila buksan. Itong pabango na to, hindi ko na madadala to sa Pinas kasi konti na lang din naman siya. Binili ko to 2 years ago nung namasyal kami somewhere. So, napaka-special ng amoy na to. Pero hindi ko na siya madadala sa Pinas kasi nga konti na lang siya. So, ubusin ko na lang siguro hanggat nandito ako sa Korea. Yan. May naalala lang ako. Dito. Ito, dadaling ko to kasi sayang eh. Ayan, marami pa. Sayang eh. Sayang eh. Ayan, syempre, dadaling ko to. Ta-ta-ta-da! Boom! Yung video namin nung kinasal kami. So, ang haba pa nung hair ko na, no? Siyempre, dadaling ko to, di ba? Kasi, wedding video namin to. Hindi ko alam kung gumagana pa siya or nasira na. Kasi the last time na pinlay ko siya sa laptop, parang gumagano na siya. So, kahit na sira na siya or baka hindi na siya umaandar, okay na lang din, dadaling ko. Kasi siyempre, wedding video namin yan. Ano-ano lang yan, mga kung ano-anong anik-anik lang yan yung mga nandyan. Eh, yung mga nandito, yung mga iniwan ko dyan, baka patapon ko na lang siguro yung nasa loob. And yung iba, hindi ko alam kung dadalhin ko eh. Ang gulo. Kalat. Puro kalat pa. Wala naman ako naayos masyado. Nagpapanggap lang na kunwari nag-aayos. Pero ang hirap kasi. Ang hirap na ipadala yung mga ibang gamit. Kasi hindi ko alam kung makaka-uwi ba kami or hindi. Yung gusto mong ipadala yung ibang damit mo na natitira pa dito. Pero iniisip mo na pang summer ko yung mga damit ko dito. Malayo pa naman yung summer. Mga ilang months pa. Pero who knows, di ba? Hindi naman namin alam kung aabutin nga kami ng summer. So, kung ipapadala ko yung mga summer clothes ko and inabutan pa kami ng summer dito, di wala na naman akong damit, kagaya nung bra na pinadala ko na isa lang ang tinira ko dito. O, anong nangyari? Di nga nga ang aking hinaharap, di ba? Tinatamad na ako mag-ayos. Ayan, so nandito na daw sa baba yung kukuha ng box. Nasa CR pa ako. Pasensya na sa mga kumakain. Or nakapaghugas naman ako mabuti. Pero, nandito na daw sila. So, hintay na lang natin na umakyat sila para kunin yung box. Natapos ko na yung trabaho ko today. So, 1 month siguro makakarating yon. Today is November 15. Pag dumating na itong mga items na to, ipopost agad para marami po kayong pagpipilian. Ayan. So, lahat po yon. Lagi ko naman sinasabi na wala pong fake dyan. Kain muna tayo ng lunch. Hirap naman ito eh. Nangangain ang tanga. Ito. iPad! Ngayon yung halos magkanduling-duling na. Parang iPhone.